nga ba itong scandal na kumalat kay Darren Espanto? Hi, it's me, Ganey, and welcome to my channel. At kung bago sa channel ko, don't forget to like, share, at mag-subscribe sa aking channel dahil nag-upload akong videos almost every day. At ngayon nga sa ating video ay pag-usapan natin itong di umanong scandal daw ni Darren Espanto. Actually, hindi naman ako ganun ka-aware na meron itong ganitong issue. Maliban na lang, nung gumawa ko ng video about sa away nila ni Juan Carlos, at may nag-comment na parang maniniwala daw siya na sa ating ang gameter, na bayot nga daw itong si Darren Espanto. Pero, ang ginawa ko naman, para naman hindi tayo bias, nag-search po ako. Search ako. Hanap ako, basa-basa, ganyan. Kasi alam nyo naman, sa panahon ngayon, sobrang dami ng fake news. Ang dami-dami gumagawa ng mga fake news. Kaya, hanggat maaari, labanan natin ang fake news. Siyempre sa TV, hindi na masyado itong diniscuss. Siyempre para hindi na masira yung image ni Darren at saka hindi na lumaki yung issue. Pero, curious talaga ako eh. Curious ako. Kaya, hinanap ko talaga siya. And, naghanap ako ng sources. Wow, sources. Naghanap ako sa Twitter and then sa Google, tapos maski sa mga website mismo ng mga pornografiya, naghanap ako at tinignan ko kung merong video ba talaga itong si Darren. Siyempre, malay nyo, diba? Totoo. So, search ako, basa. Tapos, may nakita kong picture, ito. Oh, ayan. Tingnan nyo, si Darren ba? Kasi, eto nga daw. Ayon sa nabasa kong post, pinost ng page na The Scourge of Tangamillas ang isang news, breaking news di umano, tungkol sa scandal na ito. Sex video scandal di umano ni Darren Espanto at ng di kilalang boyfriend kumalat ngayon sa social media. Matapos mawala bigla ang phone ng kanyang katikimang boyfriend, ibang klase at level up talaga itong pagka malibog ni Darren Espanto habang nakapatong at yakap-yakap at dinidilaan ang katawan ng guy. Yuck! Pero in fairness, ang hat mamalisos ni Ate Darren. Yeah! Oh my God! Napapahayag ang kampo ni Darren Espanto tungkol dito, tumutok lang. Ayan. As if naman yung pinapost nila credible. So nag-search po ako. Naghanap ako talaga ng sources, tumingin talaga ako sa lahat ng mga website na pwede kong tingnan, at nabasa ko naman, lumabas yung umapear yung pagka-claim ng kaloka-like nitong si Darren na si Richard Chow. Sabi ni Richard Chow, "The photos that you claim are Darren Espanto are actually mine. I don't appreciate the invasion and publication of my personal photos. I also don't wish Darren any harm from your false accusation. My Instagram is ninjatunadude. You'll find all my pictures there. Please remove those photos and learn how to research your sources before posting lies, worst news source ever. Thanks." So, syempre, parang i-validate ko din naman. Tinignan ko yung mukha rin ito ni Richard Chow. Tsaka itong picture nga. So, ito. Ayan, kayo ang humusga. Pero ano man ah, masyado pang bata si Darren para magkaroon ng ganyang issue, I think. Parang teenager pa lang naman siya, di ba? Ganoon ba kailangan mga kabataan ngayon? Ganoon na ba? Hindi pa naman siguro. And I think, lahat naman ang sumisikat, nagkakaroon talaga ng ganyan. Oh my God, natakot ako. Well, kung totoo man na nawala yung phone or kung hindi talaga totoo yun, tingin ko naman kasi okay lang naman kahit maging ano si Darren. Ang mahalaga, tumahimik yung aso ko. Ang mahalaga naman kasi yung performance, yung talent na binibigay ni Darren, di ba? Yung galing niya mag-perform, may pag-ganon, di ba? Yung paggaling niya pag-birit, yung galing niya, total package talaga siya pagdating sa performance. Kaya, I love Darren.
At dyan muna nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ito, don't forget to like, share, at mag-subscribe sa aking videos. At magkita-kita ka sa kong video. This is Mick and the A saying don't... This is Mick and the A saying when you smile, don't say cheese, say big cheese. See you tomorrow, big cheese. Bye-bye!